Hi guys, VLOOKUP with match function naman tayo. Nagamit niyo na ba si match? Okay, VLOOKUP tayo ha. Ganito lang naman yan. Dito sa contact number, VLOOKUP natin siya, VLOOKUP. Ayun. And then open parenthesis, lookup value, ano yung ipapahanap? Itong ID number, comma. Saan hahanapin? Siyempre dito. Okay, sa table natin. And then, comma. Column index number, pang ilang column index number yung contact number? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun, 6. And then, comma. Exact match. Okay, false yun. Now guys, ano yung mga kailangan tandaan sa VLOOKUP? Dito magsisimula ang column index number, yung pinaka leftmost column ng table kung saan may laman. Okay? Yung bilang. So, ID is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya yung contact number dito ay 6. Isa pang dapat malaman or tandaan sa paggamit ng VLOOKUP, ano yung dapat na nakalagay sa leftmost column ng table? Dapat unique value. Ano yung unique? Parang jowa mo, hindi pwedeng jowa ng iba kasi magulo yun, di ba? Like yung mga student ID, TIN number, employee number, sa'yo lang kasi yun, okay? Now, papasukan natin ngayon ng match. Para saan ba yun? So, VLOOKUP. Open parenthesis. Lookup value. Again, ID number, yung unique. Saan hahanapin? Oops, sorry. Dapat walang space to. Lookup na to eh. Okay. Yan. Table array, oh, napapansin nyo? Angat ko lang to, ha? Ah. Okay. Yan. Dito po, ang table array niya. Itong table lang. Huwag natin gagamitin tong ano, ID, first name, last name, kasi gagamitin natin yan sa match. Okay? Remember, para hindi maguluhan sa Excel. Yung nilalaman lang ng table. Again, ha? Comma? Ito na. Papasok ka na ngayon ng match function. Yan, oh, match. Lookup value, ano yung ipapahanap natin? Itong nasa taas, itong si gender. Okay? And then, comma. Lookup array, saan makikita? Ayun. And then, comma, match type, exact match. And then, close na natin si match function. Ibig sabihin, ayun lang yung kay match. Paano naman kay Excel na VLOOKUP? Diba? Comma, exact match. Sakto lang dapat yung gagamitin natin kasi wala namang computation dito guys. Sakto lahat ng data. So, close parenthesis, enter. F4 pala, si 4 pala ay female gender, di ba? Eh, anong sense? Pwede naman mag-ano ka na lang, oh. Mag-index number ka na lang. Bakit magmamatch ka pa? Eto na yon. So, click lang natin yung gender. Punta tayo sa data tab. And then, data validation. Allow list. Ayun, sa source, no? Ayan. Itong column headers ang ating magiging list. Then click OK. So, magkakaroon tayo ng drop-down. Ito, yan, no? Pag first name nilabas mo, si Nika yan. Kapag ka last name, si Alihar. So, Nika Alihar. Okay? Address, okay? Now, anong pagkakaiba? Pwede bang baguhin ko tong contact number dito? Magkakopy ako sa taas ng first name and then dito po, paste ko. Nagbago, di ba? Pero yung sagot, hindi nagbago. Kasi kay VLOOKUP, hindi siya dynamic. Ibig sabihin, kapag nagbago ka ng column header mo, hindi siya magbabago gaya ng may VLOOKUP and match ka. So, mapapalabas mo kung sino yung gusto mong mapalabas. Okay? Ganun si VLOOKUP with match. Ewan ko kung naiintindihan nyo. Sana naiintindihan nyo. Maraming salamat. Bye-bye.